Sila pong muli sa mga motorista, hinay-hinay la sa pagmamaneho dahil pitong sugatan ang tumaob ang isang jeep sa Commonwealth Avenue, Quezon City matapos itong banggain ng isang humaharurot na bus. May live report si Marisol Abdurman. Marisol? Alam mo, Jiggy, sa tindigan ng impact sa nangyaring banggaan kanina, nagmistulang latang tumilapon ang pampaserong jeep ng banggain nga yan ang bus sa bahagi ng Commonwealth Avenue, Dacong Los Oso kanina. Ito yung sa harap mismo ng Commission on Human Rights, Jiggy. Tumab ito at sumampapa sa Central Island. Nagayo-PUP rin ito. Wasak naman ang harapan ng bus. Sugatan nga ang pitong sakay nito kabilang ng driver ng jeep na isa sa mga lihang nasaktan. Kwento ng jeep ni driver na si Rolando Velasco, binabagtas niya ang northbound lane ng Commonwealth. Ang bigla na lamang daw siyang pambiin ng bus na mabilis daw ang takbo ng mga oras na yon. Tumilapon ang dalawa sa kanyang pasahero. Isa na nga sa kanila si Ryan Francisco. Ayon kay Ryan, bumibiyahe daw sila na meron daw nagpapara pero hindi na ito agad na rin ng driver kaya inulit niya ito at siya na mismo nagsabi sa driver na may papaba. Nagtangka pa raw tumakas ang driver ng bus nang mabangga sila nito na ayon sa taga Department of Public Order and Safety na alis daw, agad daw umalis doon sa crime scene kahit wala pang traffic investigator. Dumaan daw ang bus sa flyover na bawal sa mga bus at nanghuli Jiggy ang driver ng bus ay nasa 1 kilometer na ang layo nito mula sa pinangyarihan ng aksidente. Pero sabi ng bus driver, hindi naman daw siya tumakas. Itinakbo raw niya ang bus para sumukong sa traffic sector 5 ng Quezon City. Nangako naman ang kinatawan ng Corimbo bus na sasagutin niya ng lahat ng gastusin sa pagpapagamot. Gayunpaman, hindi pa rin daw gusto up ang bus company ayon sa LTFRB kung halimbawa nga raw na nagkaroon nga ng amicable settlement sa pagitan ng mga biktima at sa may-ari ng kampanya. Inihahanda pa rin ng LTFRB ang 30 araw na preventive extension order para sa 16 na bus na pagmamay-ari ng kampanya. Sige? Pero Marisol, di ba may 60 kilometer speed limit dyan sa Commonwealth? Ano yung sabi ng mga investigador? Sa estimate nila, gano'ng kabilis yung takbo ng bus na yan? Oo, Jiggy, meron mga naka-witness ng mga bystanders doon, bystanders rather na sa tingin nila, higit pa daw sa 60 kilometers per hour na itinakdang speed limit doon ang takbo ng bus. Dahil yun din ang paniwala ng jeep driver na binangga dahil sa sobrang lakas ng impact ng pagkakabangga kahit ang breno na raw ang bus driver, talagang napakalakas pa rin daw ng impact at sa beses silang nagpagulong-gulong at tumilapon ang bus jiggy mismo doon sa Center Island. Ito rin ang lumabas sa initial na investigation na isinagawa ng LTFRB na lumabag daw sa speed limit ang bus driver. Maraming salamat, Marisol Abdurrahman.